thou hast trusted in thy works and in thy treasures, thou shalt also be taken, and Chemosh shall go forth into captivity with his priests and his princes together. 49 fall. May sabay tayo, ready, go. Wherefore gloriest thou in the valleys, thy flowing valley, O backsliding daughter, that trusted in her treasures, saying, who shall come unto me? Let's pray. Lord, maraming salamat sa mga salita muli na patuloy namin aming topic about trusting, positive confidence. I pray na magkaroon kami ng ganitong confidence sa inyo, Panginoon. At lalo kung alam namin na ginagawa ng kalooban ni Lord, hindi pa exactly alam din namin kung paano, nawa hindi kami mag-follow sa path ng sanlibutan, Panginoon, na again, pinapeke minsan yung confidence at minsan dahil hindi sila nakakilala sa inyo, hindi rin lang makakuha yung ganong confidence na again, takot lang, tago sila mapag-usapan, kamatayan, mga bagay na may kinalaman sa inyo, Panginoon. Never sila magkakaroon confidence na mayroon dapat kami. But kami naman ay take advantage to Lord. Matutunan namin na ma-reach namin yung full potential namin. Again, especially mga gawa, nagagampanan namin. Dapat natin gampanan kung kami po ay may full confidence sa inyo, Panginoon. Tindihan po namin to even sa mga bata, Panginoon, na sa burang edad, nakikita ko po, Lord, nakakuha nila, Panginoon, buunti. Nasa lahat po dito. So, again, papatuloy namin. May katiwala namin sa inyo, Lord, nagagabayan yung bawat isa. We can look forward, Panginoon, sa maayos na kalagayan dito, Lord, and especially reward sa langit, Panginoon. And po, Lord, panalangin namin sa bawat isa. Lahat po, Lord, kayo manulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, so binasa namin po natin. Again, good afternoon sa lahat. Bilis lang ng, ano, no? Bilis, ngayon, November na, no? December. This, ano, nakikita ko yung, ano natin, lalakihan na rin kayo, yung mga bata, mga tayo, nagkatandaan na rin. Mga one year pa lang ba kayo? This, ano? Mga one year na kayo, ano? Wala pa? Ngayon, December, diba? Dati kayo lang problema namin ngayon, di ba naman? Anyway, yun nga yung sinasabi ko sa mga young people, makalagpas lang kayo ng ganyan stage sana. Though, pag hindi nga naayos din, mahirap. Okay? So far naman, okay naman kayo. Isang taong pa lang eh. Yung lolo ko ha. Tuloy-tuloy lang. Ha? Tulungan nyo rin kami sa iba. Kasi adult na kayo eh. Diba? Kita nyo na yung buhay. So, ganun yan. Ang gusto sabihin? Okay, sige, tuloy natin ito. So, kanina umaga po, again, title po natin ay nakakalam. Sabi ko lang eh. Positive Confidence and Trust. So, ang tema natin is paano magkaroon ng positive confidence. So, kinakontas natin yung confidence ng mga sinungaling tsaka mga pretentious people. Okay? Yung sabihin na. So, pinag-itala natin, define natin confidence, trust, magka-docs nung yan eh. So, magtiwala ka, may confidence ka. Diba? And then, of course, nag-umpisa yan sa kaligtasan. Hindi ka anak ng Diyos, parang wala ka laging paggagalingan eh, di ba? Sabihin, insecure ka pa rin. Pwede mong pigiin yan, iba dyan. Pag tinanong mo, anong purpose ng buhay mo? Nako, nakakabahan na yan. Tataka na yun, bakit ba tayo napunta sa ganitong usapan? Meron ba kayong ganang experience? Ganun yung mga yan eh. So, parang ikaw pa yung may problema. Ba't mo naisip yan? Of course. Ano ka ba? Hindi mo naisip yun? So, yun yun. So, maraming tao ngayon nabubuhay pero parang walang kabuhay-buhay.
Kaya nakakalungkot sa mga Kristiyano naman, mga anak ng Diyos, pag parang ganun din. Kaya nakakalungkot. Kaya hindi dapat. Okay, so confidence, trust, hindi nyo kabaligtaran nun yung shame. Medyo nag-focus tayo dito doon. Kasi nga, pag ikay nahihiya, napahiya, na-condemn ka, yung trust mo mabawasan sa sarili mo, sa Panginoon. Okay? At alam niyo po, kung alam niyo po yung, alam niyo ba yung stock market, ganyan-ganyan? Sinong, alam mo na ba yun, Rapi? Stock market, ano yun? Ate Marge, alam niyo na ba yun? Stock market. Narinig niyo lagi yan, di ba, sa balita? Stock market. So, alam mo, binibili sa tindahan yung manok, baboy. Ano yung stock market? Ha? Dito ka, babalilig ko eh. Dito ka. Ano yan? Nag-share ng puhunan. Nag-share ng puhunan. Ganyan yun. Binibili mo yung puhunan ng iba. Of course, kikita ka pag kumita yung kampanya. Okay? Nabanggit natin last time yun sa BlackRock, kung naalala nyo yun. Napaka-komplikado na ngayon ng ano. So, nagbibilihan doon. So, gusto, kaya nabanggit ko lang yun. Mataas na lang silang lipunan yan. May time na gusto, binala ko yan eh. Ay ko, magkaroon lang ako ng mga 50,000 siguro. Kasi lahi ko nababasa, binabasa. I-invest na ako doon. Ganun yung ano ko eh. Kasi maraming gumagawa rin noon. Kaso, hindi rin makikita lahat. Maraming lugi. Si Pastor Lito, natanong ko yun. Sabi, naglagay raw siya ng ilang libong ta. Ilang pera doon. Sabi niya, hindi ko makikita eh. Kasi bukod sa dapat marunong kang lumaro doon, wala rin talaga yun eh. Para kang nagsusugal. Yun ang sabi niya. Totoo yun. Sugal yan. Pwede kang malugi, pwede kang kumita. So, bakit ko sinasabi ito ngayon? Anong kinalaman sa trust and confidence? Ganito po yan. Ang isa sa mga nangyayari sa stock market, pag nawalan nga ng confidence, for example, yung mga investor. Pag sinang investor, kahit sino po yan, na bumili ka doon at umaasa kang kumita. So, pag nagbumili ka ng stock nila, nadadagdagan sila ng pera, bigla-bigla, di ba? Gagamitin nila ngayon yon sa kanilang operation. Ngayon, pag nawala ng tiwala yung tao sa kanila, hahatakin nila yung pera nila doon. O syempre, wala ka ng puhunan. Bigla kang nawala ng puhunan. Okay? So, yun yun ha. So, kaya importante yung tiwala. Amen? Ganyan, nag-usap kami ni Kuya Jun. Kahit anong mga simpleng trabaho, kilala ka, magaling kang maggumawa ng ano-ano, di ba? Kilala ka doon, hindi ka mawawala ng customer kasi magaling ka eh. Di ba? E baliktarin mo na, nawala ng confidence sa'yo. Lalo ka mawawala, eh at least wala kang trabaho, di wala kang nakikita. Yung pagkawala ng trust mo yan, ng confidence sa'yo, laging masamang bagay yan. Amen? Kaya, itong mga mayabang na unbeliever, minsan, sa atin, minamak nila yung idea ng belief, na ganyan yung mga yan eh. Pero babalik at babalik pa rin sila dun. Yun ang totoo. Kaya ito pinag-usapan natin. Okay? So kanina umaga ay ayun, kaya nag-focus tayo sa shame. Again, hindi para ma-shame tayo. Means medyo lang. Kasi pag alam mo na ayaw mo mapahiya, iwasan mo yun. Pag naiwasan mo yun, ang kabaligtaran nun, of course, honor and then confidence and trust. Okay. So number one kanina, tatlo lang po ito eh. Why and how to avoid shameful situations. Ayaw natin nun, okay? Pareho tayo, para natin iwasan. Una, bakit? Kasi number one, condemnation will take away your confidence. Pag ikaw ay, yan, kaya ganun po yan sa stock market, ganun yun. So kukontrahin mo yun, sa kanila data yan eh. At tinatawag nilang financial statement. So, hindi pwede sabihin nalulugi na siya kung wala kang prueba. Eh ngayon, iba dyan, pinipeke din yan. Maniniwala ba kayo doon? So, lahat na ganyan ng profession, ha? Doktor, hindi lahat, ha? Pwede nilang pekein yung ginagawa nila. Ganun din yung accountant. Kasi puro numero yan na sila-sila lang nakakita, eh. Diba?
Kaya ano ba yung nalugi na malaki yung sa Europe yun, yung Barclay ata, Barclay. Nakikinig ko dati yun kasi meron kaming partnership dyan eh. Kung alam niyo yung Swift, alam niyo Swift? Diba yun yung international, ano eh. Diba napakabagal nun, pero kilala yun. So isa yun sa mga nabanggit ng Barclay. Nalugi, nabalita ko, nalugi na pala. Paano nalugi? Napakatalino yung mga yan. Merong nameke. Kala nila kumikita pa sila. Kumikita pa tayo. Yung pala, hindi na. Okay? So, nung nawala ng tiwala yung mga tao sa kanila, bagsak sila. At gusto ko rin banggitin, nandiyan na din tayo sa corporate world, mag-company kasi, may mga leadership yan eh. Doon nag-uumpisa yun. Sa mga leader na nakurap, nakaawa, madadamay dyan lahat. Okay, imagine nyo yung isang kumpanya, doon ka na umaasa, di ba? Mag-retire ka, mas malulugi bigla, hindi, sino may kasalanan? Leadership. Hindi lahat. Okay, tapos yung, minsan papanoodin natin yun, yung mga nagbagsakan na kumpanya dahil lang sa isa, dalawang tao, na puro kasi nung kalingan ang ginagawa. Kala nung mga ano, kumikita pa tayo, hindi na pala. Ganyan niya. So, nabanggit ko lang yun para maintindihan natin. Totoo itong mga bagay na to. Hindi ako nag-invento dito. Bukod sa nasa Bible to, kailangan seryosohin natin. Amen? Mga bata. Itiwala sa inyo, huwag niyong hahayaang mawala. Sino ba nag-itiwala sa akin, Pastor? Meron. Tanong mo yung tatay mo, nanay mo. Kaya ka pinag-aaral yan, umaasa yan, magtitino ka, di ba? Kung hindi, ba't ka pa pag-aaralin? Yan ang laging kwento-kwento, wala si daddy, no? Kaya laging mga kwento-kwento, no? Kasi nga, ang dami nila magkakapatid. Ilan ba sila? Parang pito. So, ginawa daw nung ano, kasi mahirap ang buhay. May mga babae, hindi na pinag-aaral. Mga lalaki, pinag-aaral. Problema sa mga lalaki, nagloko naman. Yung isa lang yung medyo nakaahon sa buhay sa kanila, sabi naman, hindi naman tumulong, ganun yung mga kwentuhan niya. Hindi ako tinulungan na ganyan. So, ayun, nawala ng tiwala. At yun, medyo may regret, of course, yung mga magulang. Pero again, tayo, ina-observe ko lang ganun. Nairinig ko yung mga kwento yun, iniipon ko lang sa puso ko yun. Nipong ko lang. Hindi ibig sabihin po na nagreklamo yung katulad nung kanya-kanya yan eh. Kaya nagkukwento si daddy noon na tatanda na nila, ganun pa rin yung mga kwentuhan, mga regrets. Eh kasi naman, si ganyan. Eh kasi naman, si ganyan. Hindi ko gusto tayong maging ganun. Amen? Matanda ka na. Hindi ganun kasi, lagi kang move forward. Kaya sabi ni Paul, ganun eh. Forgetting those things which are behind. Ganun tayo dahil mga Kristiyano. At kahit saan nga, actually, sa corporate world, ganun din niya. Pag may nagkamali dito, inaalam din yung cost kasi nga parang hindi na maulit. At sa, siyempre, maparasahan din yung datang parasahan. Kailangan. But after nun, ano agad path forward, ganun lagi yan. So, ganun tayo mga Kristiyano, ganun lahat ng matinong tao. Okay? So, shame. Kaya number one, paano natin iiwasan yan? Bakit? Una kasi pag ikaw na-condemn or napahiya, wala yung confidence, di mo may tutuloy ng maayos, yung dapat mong gawin kung walang confidence. So anong gagawin natin dapat? Very simple, no? Iwasan mo na yung mga bagay na nagkokos niyan. So basically, lahat ng pinag-usapan lang dito, so may tayong series sa mga kasalanan na dapat iwasan. Yun, huwag mo nang gawin kasi alam na yung matagal na eh. Wala nang bago nga, sabi naman sa Ecclesiastes. There is no new thing under the sun. Yung mga nakawan, yung mga adultery, matagal na yan, di ba? Ganun at ganun yan. Bakit sila ginawa nila yun? Alamin mo. Ito, kaya nga pinag-aaralan natin eh. So pag alam mo nang masama pala yun, huwag ka nang, bakit kaya? Subukan ko kaya. Ano ka, habang last week nating message, di ba? So, iwasan mo na. Hindi ka magaling, hindi ka malakas. Para isipin mo na andito yung masama, andito ka sa dulo. Gusto mo ganun. Usapan natin last week, yung mga bihira.
Okay. So, iwasan mo na. Hindi nabanggit din kanina, no? Ang tinukoy kasi doon, balikan na nga natin. Naku, hindi ako nag... time. Sabi dyan, ulitin ko lang doon, balikan natin si Babylon, ha? 1 John 3:21. Sabi dyan, beloved, if our heart condemn us not, then we have confidence toward God. So, kaya nabanggit yung heart, kasi kahit anong gawin natin, yung puso, konsensya natin, di maging sinungaling. So, kung mapatigasin mo yan, lalo ka rin mapahamak. Okay? Hindi mo pwedeng ignore yan. So, parang gusto ko pang magbigay na naman another illustration. Anong kasalanan ng ano nyo? Masama. Lahat naman eh. Anong gusto mong example, kasalanan? Sinungaling. Very good. Mga panahon, di ba? Kailan lang, yun ang topic natin. Pag nagsinungaling ka, ganito yan. Masasanay ka. Di ba? Hindi lang masanay, kasi pag sinungaling, patong-patong yan eh. Para mapagtakpan mo yung, ano. Kasi yung katotohanan, nag-ano yan eh. Nag-corroborate yan. Hindi nyo alam yung term na yan. Okay lang. Ibig sabihin, nagtutulong ngayon. Ibig sabihin, nasaan ka nung nangyari yung krimen? Sinabi mo ganyan, di ba? Mahilig rin kayo sa mga crime, ano. Paano nyo nalaman? Wala naman siya doon. Hindi naman siya, alam mo, hindi nyo nakita yun eh. Pero yung mga tinatanong sa inyo, yung mga ibang ebidensya na hindi naman pwedeng alisin, di ba? Again, kahit sunugin mo ebidensya, ebidensya rin yung ba't mo sinunog, di ba? So, ngayon, ikaw, kung nagsinungaling ka, naku, napakahirap pagtakpan yan. Di ba? Eh iba, ay pag nagtuloy ka pa rin doon, yun, isa sa mga mangyayas yun, titigas ka, pag tumigas ka, na insensitive ka na sa kasalanan na yan, eh di lalong talo ka din. Okay? So, nabanggit na lang sa pag-ibig niya, ganun din yan. Iba, ayaw madaya sa pag-ibig. Ako na lang mandadaya. Ay, pag mandadaya ka, makakaasa ka pa ba ng ano? Anong kalabitin? Okay. Kung naging mandadaya ka, makakaasa ka ba na ikaw hindi dadayain? Pag mandadaya ka, utak mo lalo, dadayain ako ito, dadayain. Ganun ka na. Ganun din sa business. Pag mandadaya ka, lagi mo iniisip yung another person na mandadaya, mag-anakaw. So, nabanggit ko lang yan. Okay, so, again, para hindi ka condemn ng puso mo at mangyayari yan, ikaw ay hintuan mo na lang yung mga bagay na magko-condemn sa iyo, basically lahat ng kasalanan. Pero again, kailangan magbitin natin, hindi lahat ng kasalanan pantay-pantay. Obviously, may mga mas matindi. Okay? So, yun ang unahin mo, yung mga matitinding kasalanan. Yun. Iwasan mo na agad. Malayo ka na agad doon, hindi yung magdududa, nagdadrugs ba to? Hindi. Hindi naman. Dapat walang, may walang indikasyon na ikaw ay, di ba, drugs, okay, nakakaw. Rapist, yung mga ganun ba? Psychopath ka pala or something. Okay. And then, yun ang point number natin. Iwasan yung mga magko-condemn. So, yung pangalawa, tapos natin kanina, bilis lang, dyan, bakit ka dapat umiwas sa mga bagay na mapapahiya ka or mabibigay sa'yo ng kahihiyan? Number two, kasi nakakahiya nga, especially sa Panginoon. Okay, so again, labas na dyan yung mga unbeliever, pero tayo, sana, kung mataas ang tingin mo sa Panginoon, mahal mo siya, ayaw mo siya mapahiya sa'yo at ayaw mo mapahiya sa Kanya, umiwas ka na, no? Tsaka ang sa verse natin doon, may binigay sa ating malinaw na clue. Paano ikaw ay hindi mapapahiya at ikaw ay lalayo, no? Ganun po kasi yan, eh. Una, lumayo ka. And then, totally lumayo ka na. Kasi hindi ka nag-abide, okay? So, number two, be consistent in the work of the Lord. So, kanina,
Sana hindi kayo boring sa ginagawa nyo dito. Ganun naman kami, oh. Parang pareho lang yung ano eh. Hindi mag-invento kayo. Hindi naman mag-compose. Pag nakikita nyo na yung naboboring lang naman dyan, kung talagang medyo may gift ka rin, di ba? Develop mo yun, kung naboboring ka dyan, mas kaya mong better, no? So, iba nga dito nag-invento, nagko-compose na. Yun. Hindi ko gustong sabihin simple kasi hindi ko kaya yan. Hindi ko pa rinay. Nakakasawa ko magtugtog. Kanta. Yung hymns nga natin, hindi mo libong taon. Hundreds of years na yung mga yan eh. Nakakasawa ba? Papasa mo yan sa mga anak mo din? Hindi yan nakasawa. So, sabi nga nung ating last time of preaching, di ba ganun din? Do not... Ang sabi din, so boring ka ba? Alala niyo pa yun? Ang sabi ng Panginoon doon, don't be weary in well-doing. Pag ginagawa mo tama, huwag kang magsawa. Okay? Silang dapat magsawa eh, mga puro kalokohan. Hindi pa nag-asawa doon? Mga Facebook yan, photo lang. Ano yan, puro paket na silbi doon, ano na-accomplish mo doon? Eh, alam mo namang nilo, bago dito, pineke mo ibang tao eh. Bababaw ng mga tao ngayon eh. Okay, so kaya be consistent, huwag kayong mapagod, huwag kayo, eh pasto nakapagod nga eh. Gumawa ka ng paraan, baka may kailangan ka, baka kailangan mag-upgrade. Okay, kung dati yung kilele ka lang, baka gusto mo ano, mag-bandoria or something. Alam mo ba yan? Hindi ko nga alam yan. Okay, ayan, mag-compose ka na rin yun, hindi ka mag-usawa doon. Tapos magpaano ka rin. Ako, magaling lang ako mag-critic. Pero pag ako yung gagawa, hindi ko kaya yun. Wala akong time siguro. Kaya alam ko yung magandang awitin, kaya lagi kong pinapakinggan si Bill. Yung may bago siyang ano, gusto ko medyo mahaba-haba. Yung kay Bud pala, hindi pa na-modify. Yung Gospel 12, ha? Walang time, ha? Kasi inaano yan eh. Pakinggan mo, may sapat na variation, ganyan yan. Nakaboring ba mag-church? Kung lumalago ka, hindi. Pag naboboring ka, ibig sabihin nun, di ba meron nang ano, sa YouTube si ano dyan, si Vira, oh, malala niyo yung channel na yan. Si Virasium. Malala niyo ba yan? Ang galing din yan eh. So sabi niya, maganda yung pag naboboring ka. Ibig sabihin, hindi ka kontento. Ibig sabihin, may room for improvement. Ayan, ganun yan. Kahit sa pag-awit. Ngayon, yung, again, yung sa pag-awit, kaya hindi tayo masyado ipapaspecialize dyan. Kasi nakaka-distract din naman yan. Doon ka na OA ka naman. So, ay, dati, kaya ko ng gantong ano, gagawin ko pa ng, may gisang libutan ka na yan. Parang yung pina-follow namin na violinist. Magaling talaga siya eh. Noon, kaya siya sumikat, mga Christian song yung inaano niya eh. Hindi na siguro, hindi siya not contento. Binanata niya yung mga makasanlibutan. Hindi, ayoko na sa kanya. Mapangit. Ang ganda naman yung mga hymns na lang tinitira niya eh. Kaya, yan. Okay? So, ano yung mga... ligaw tayo ng konti, pero okay lang. Gusto ko lang bigyan kayo ng ano, no? So, paano ka hindi maboboring at may consistent? Yun nga, hanapan mo ng ano ba yung area sa buhay natin na walang limitasyon? Hindi ka maboring kasi tuloy-tuloy lang. Pagano lang ng pagano. Ha? Learning. Pero hindi, meron ding learning. Sabi sa Ecclesiastes na nakaka, ano, weariness to the flesh eh. Pag sobrang ano, hindi mo makita yung application, for example. Ay, maghanap tayo ng aliens sa labas. Ay, exciting to. Ang laki na ng ginastos mo. Tapos, walang indikasyon kahit ano na mayroong buhay sa labas ng earth. Tapos patuloy ka pa rin. Pag nakita mo ng gano'n, ano na yun? Ganun din sa ibang ini-involvean nyo. Sa ministry, iba naman. Kaya, yan, naboboring. Sa music, yan, naghahanap ng ibang music. Ano pa? Pag mapera na yung church, kung anong hinahanap. Yung iba, nagpapaano na. Ginawa ng business, ito, papautang na, mga ganun pa eh. Ano pa? Anong ginagawa ng mga churches ngayon? Hindi ko na alam eh. School, maganda naman yung school, pero nasa lugar sana.
Di ba, palaki yan ang palaki yan. Hindi makontento, okay naman. Baguhin ulit natin. So, ganun po yan. Kaya ka na-boring, I believe, ha? Kaya tama yung learning. Na-boring ka kasi hindi tama yung direction na tinatahak mo sa trabaho, lalo na sa trabaho. Subukan mong yun ang yun. Yun ang gusto maging factory worker dito. Hindi ka masabing masama yun, di ba? Marangal nga yung kaso. Ayun, nakita natin siya sa Facebook. Nakita niyo ba yung mga factory worker? Ganun-ganun lang yun. Buong araw yun, buong linggo. Na-assemble lang ano. Diba? Ang ginagawa sa factory. Factory, yung sabihin, medyo boring talaga yan kasi libo, million niyang gagawin mo. Tapos, kung ano lang ginagawa mo, yun lang at yun lang yun. Hindi ka mag-iisip, ibang tao nag-iisip sa'yo, ilalagay ka lang sa lugar na yan, puro ganyan ka na lang. So, marangal na trabaho naman, pero, kaya sabi ko sa'yo, nakaka-boring. So, pag na-boring ka na, alam mo na may something's wrong, di ba? So, ngayon, kung wala kang ibang taba, oh, tsagayin mo yan. Ganun talaga, wala. Ganun talaga. Yung mga driver, di ba? Drive lang ng drive. Pag na-boring ng drive, yayabang-yabang na yan. Di ba? Mga delikadong ano na, mga maneuver. Diba, banking na. Kasi sawa na eh. Parang hindi na sapat yun. Nasaan may tubig ko? Tubig ko, Peter. Ganun niya. Kaya iwasan yung maboring. Bago kayo maboring, eh mag-improve na kayo kung saan. No? Yan yan. So, ano may... Sa pagdadrive, mayroon pa bang kailangan improve doon? Kailangan smooth. Sa ulo mo yung daan, okay? Yung iba naman, napapakwento sa pasayero, ano? Kompleto yung tulog. Bago mag-drive. Okay, hindi mainitin ang ulo, okay? Matipid sa gas kasi alam mo kung sanihin to. At ngayon, kung talaga na-reach mo na yung ganun mo, meron ka pa rin pwedeng gawin, yung sabihin. Kasi ang problema sa amin, meron sa amin training sa company, kaya ako ay hindi naman sa proud, pero yung ginagawa namin ni Brad, tamang-tama to eh, sa totoo lang. Hindi kami maboring kasi meron kaming buhay outside of work. Amen. At hindi lang nga, lalo sa ministry, mas importante pa nga to eh. So kahit maging pinaka-boring na yung trabaho sa trabaho namin, hindi pa rin ako maboring kasi alam ko, para lang kumita yan eh, yun na yun eh. Doon kung makapag-improve pa rin ako doon, pwede akong mag-improve. Magkakaintindihan ba tayo? Amen. So balik lang tayo sa point natin, be consistent in the work of the Lord. Pasok na naman, bihis. Ganun talaga. Ano pa, tugtog na naman, practice na naman, pray na naman, Bible na naman. Nakaboring ba yung Bible na naman? Eh kung ganun ka lang, parang Bible. Pero kung inaalab yung nakasulat dito, ano implication niyan, application niyan, hindi yung nakaboring. Actually, covered niyan lahat eh. Kaya nga ako po ay, sabagay, bat, ilang taon na ba ako nag-preach? Mga 5 lang. Soul winning, mga 7. Hindi pa naman ako na-boring. Lalo pag yung huli namin, yun nga, sa ano. Hindi pa nakaka-boring kasi bawat makakausap mo soul winning, ibang tao na naman yun, may ibang kwento. And then of course, ang challenge yan. So, pero dapat gusto mo maligtas sila doon at doon. Kung hindi, okay lang. At iba pa, of course, yung pag-aakay. Di ba? Iba pa yun eh. Soul winning, iba pa yun. Preaching, ganun pa rin. So ngayon, pag tinitingnan ko, dami na, ilang libo na yung videos natin eh. Sana lang, huwag tayong ma-strike down. Tingnan nyo to, ang bilis lang nito, parang ang bilis lang ng panahon. So, nakaka-boring ba yan? Mag-upload, mag-record. Nakaka-boring din yan eh. View channel, about. Ayun, 1,000 mahigit na eh. views. Ito ba yun? So, tinitingnan ko yung mga preaching natin. So, of course, tinitingnan ko yung balance dapat. Balance. Matututo ka. Hindi ka maboring kayo. So, nakaka-boring ba? Ang dami pang ideas. Minsan, nagpipigil lang ako kasi nga alam ko yung iba. Hindi makasunod. Eh, ganun talaga eh.
Okay lang yan. Be consistent in the work of the Lord. Abide. Abide, dwell. Ibig sabihin ng abide, hindi ko nabanggit pala kanina, may sub-point pala ako kanina. Parang pag, ano natin, paggabay natin. Paano malalaman na hindi ko gagawin yung mga magkokos ng condemnation? Nasa prayer item natin, kung makapansin yun, sabi doon, know and do God's will. Alamin mo and then gawin mo. Huwag mong gawin yung hindi kalooban ng Diyos. That's number one. Gawin mo, iwasan mo yung mga magkokos sa'yo ng condemnation. Alam mo nang masama. Okay, and then, pero dito sa point number two, ang equivalent nun is, andun din sa prayer list natin. Pag andun ka na, ginagawa mo na yung kalooban ng Diyos. Tapos na ba yun? Dapat manatili ka. Yun sa mahirap din yan kahit saan daw po, no? Sa... Saan ba? Naisip ko example sa driving eh. Pero hindi, tumatakbo na lang, okay? So mahirap mag-umpisa, di ba? Mabagal ka muna, tumatakbo. Pero pag tumakbo ka na, nakabilis ka na, para ka manalo, kailangan maintain mo yun. At pag na-maintain mo yun, hindi ganun kahirap katulad nung nag-umpisa ka kasi may puwersa talaga yun. Pero at least, maintain mo lang yun, tuloy makakarating ka sa datong mahirap din yun, pero kailangan. Amen? So ganun din sa kalooban ng Diyos. Kung alam mo na, ginagawa mo na, ano, hintuan mo. Ay, nagawa ko na yun eh. Hindi pa natatapos dun, habang buhay ka, ipagpapatuloy mo yan. Kaya again nga, dito tayo sa be consistent of the work of the Lord. Pag ginagawa mo na, mag-church, anong masama doon? Wala. Boring ka. May ginagawa kang mali or may kulang ang ginagawa. Kaya boring. Napagod ako, pastor. Pwede kang pahinga. Huwag yung pahingang bakasyon sa church, ha. Hindi mo kailangan yun. Ano pa? Ito yung mga listahan natin. Attendance, actually. Church, pray, Bible reading, soul winning. Okay? Kung iba tayong church, ihinto na yun sa church, pray and Bible reading. E may Bible quiz pa tayo. Pero sa ating soul winning, huwag nyo makakalimutan yan. Yan yung magbabalan sa buhay mo. Hindi yung pwedeng katulad ngayon, kasi pag alam ko yung mga churches na hindi soul winning church, parang naano na ako, naalibadbada na ako, na totoo ba sinasabi mo? Hindi kayo nag-soul winning, kasi mag-preach ka about the gospel. Ano yun? Parang katoliko na, para lang palabas. Ganun yung nangyayari sa iba eh. So ganun din tayo ngayon. Andiyan na yung halimbawa para sa inyong soul winning dito sa church na to. Tapos hindi mo gagawin. Sige nga, isipan mo na gusto yun. Ano, pag-aralan lang natin. Awitin natin yung gospel. I love to tell the story. Mahal kong, gusto kong gawin yun pero hindi ko ginagawa. Ganun. Something's wrong. So dapat consistent ka. Yun, kaya ang resulta nito, pag consistent ka, ikaw na mismo matutulungan yan eh. Ibig sabihin, lagi kang on fire, kaya tawag. Okay, ibig sabihin, dahil gusto winning ka, gusto mo na yung resulta. Pag may walang naliligtas, either may kulang ka pa, kailangan malaman, dagdagan pa yung pag-ibig mo sa ano. Ngayon, schedule nyo, ako okay na yung once a week, okay na yun. Pero gusto mo dagdaga, may time ka, ikaw na. No? Pag pinapractice mo yan, again, attendance sa church, pray, Bible reading, and then soul winning, magiging consistent ka talaga. Yun. Para ka ng ano, kahit yung mga sasakyan daw yan, hindi pinapatakbo yan. Kahit mga computer, dapat laging tumatakbo yan. Pag hindi mo pinatakbo yan, masisira lalo. Ba't ganun? Ganun yung, design yan, dapat lagi siya tumatakbo. Okay, kaya itong isang, hindi madalas nagagamit, napatakbo yun kaya kahit dito lang sa malapit. Okay? Para hindi siya masira. Ganon din yung utak nyo. Ganon din yung katawan natin. Ganon din sa spiritual. Imagine mo, puro ka na lang. Dati, nag-soul winning ako, puro ganon ka na lang. Ano yun? Next year ulit! Mayroon tayong programa, soul winning ng next year. Ano yun? Masyadong matagal yung once a year. Dapat consistent. At, ang gusto ko sabihin talaga actually dito, yun. Yung nawawala sa sirkulasyon, yan, mawala ka dyan sa church, pray, Bible reading, soul winning, anong mangyayari sa'yo? Mapapahiya ka bandang uli. Kasi yung inaasahan pala sa'yo, sabihin natin consistent ka sa attendance lang, kaya hindi ka nagbabasa ng Bible, hindi ka nagpray. Uy, consistent yun, pastor, oo nga, sa mali. Kulang eh. So, bandang uli, hindi mo maintindihan, ba't kaya itong batang to, ba't kaya itong si Brad, si Sis,
Kala ko hindi makakagawa ng ganito yun. Ganito pala yung ginawa niya. Hindi ka naging consistent eh. Hindi mo ginawa yung dapat mong gawa para ka nagsawa, nang hinawa ka sa bagay na mabuti. Ano yun? May problema ka, okay? So again, ha, number one, avoid the things that cause condemnation. Equivalent niya is know and do God's will. Then be consistent with the work of the Lord. Stay in God's will, okay? At parang hindi tayo nakakahiya pagdating ng Panginoon. So balik na tayo bago tayo sa point number 3. Balik tayo sa Babylon. Ano nangyari sa Babylon? Binasa natin kanina sa Isaiah 47. So nangyari po doon ay balikan na natin kasi yung mga term dito, nagyabang siya. Yung binasa natin kanina sa Jeremiah, ano yung pagkakapare-pareho nun? Madalas tinutukoy doon yung either Israel o ibang bansa. Pero ang ginawa nila, yung tiwala nila napunta na sa ibang bagay. Yun talaga yung consistent eh. Kahit mga Kristiyano po, pag nagtiwala ka na sa ibang bagay, di sa Panginoon, ano mangyayari? Tingnan natin itong Babylon. Nasaan na ba yung Isaiah? Ito. Yan, sa 1 to 10 binasa natin kanina, di ba? So, mga sinasabi dyan, ang yaman nyo na, yaman, ang galing nyo, I am and none else beside me. Ganon din sinabi din sa bandang uli, di ba? Walang tatalo sa akin. Subukan mo yan sa mga basketball team. Kaya kahit saan, yung mga mananakbo ka, this year, ikaw yung nanalo, wala nang tatalo sa'yo. Eh, nagpa-practice pala yung kalaban mo. Kasi ikaw, hindi ka na nag-practice. Okay? Ano pa? Yung mga pagbinasa natin ito kanina, sumpa yung ano eh, makukuha nila. Kung ano yung ginawa nila sa ibang nakalaban at natalo nila, okay, natalo nyo sila ngayon, yan din ang mangyayari sa inyo. At lahat po ng kingdom, ganyan. Kaya ngayon, yung mga kaibigan natin sa US, ganun din alam nila eh. So, pag spiritual ka, tanggap mo yun eh. Isang araw yung US, makikita din nila yung pagbagsak nila. Amen? Though, I would admit, hindi din natin gusto mangyari yun agad-agad, no? Kasi nga, kahit paano, yung US for the ilang taon na ba silang number one? Wala pa ng 100. After ng World War II, sila na yung only superpower eh. So maganda na rin yan kaysa naman mga komunista ang maghari. But still, darating at darating yan. So i-ano din natin sa sarili natin yun. Kung ngayon medyo okay-okay ka, nabanggit natin yung kanina sa love life nyo, di ba? Kaya bakit sa mga social media, sino yung mga malandi dyan? Dito pa yung pala yun, no? Sino? Mga lalaki ba? Bakit mga babae? Ano mayroon sa mga babae? Ha? Ano mayroon sa mga babae? Kung babae lalaki, sino yung sasabihin mong ang ano niya talaga, yung beauty niya? Di ba, babae yan eh. Yung mga lalaki, iba yung function natin, di tayo pa-cute. Kaya pag binabalikan na lang natin, sabi, calm down and sit in the dust of virgin daughter of Babylon. So obviously na tinutukoy niya dito, buong city. O city-state kasi ang Babylon eh, ang bansa. Kaya sabi dito, ang sumpa sa kanila, umupo ka sa ground. Upo ka ba sa ground unless bata ka? So kung social ka, socialite ka, hindi ka upo sa ground. Pero yun daw mangyayari sa kasi pag natalo sila, ganun mangyayari sa there is no throne, O daughter of the Chaldeans. Okay, Chaldeans po yan ha. For thou shalt no more be called tender and delicate. Di ba? Parang Isaiah. Isaiah nga rin pala to. Pero sinabi nito sa Egypt, sinabi nito sa Israel. Nakwento ko na nito dati. Imagine mo yung mga mahal, mga sino mang, sige, magpangalan na lang kayo. Yung pagdidiskitahan natin ngayon ng maarte. Dati si Chris Aquino, di ba? Ngayon, wala na eh. Hey, ah, malandi rin yan. Sige, heart. Nung lumalaki kami, yan ang crush nung ano ko eh. Nung mga kalaban, yung classmate ko. Si heart. Eh, malandi rin yan, di ba? Yabang din. Imagine si heart evangelista, di ba? Imagine nyo pag naghihirap, kunwari si Cheese. Dahil adulterer din yun, di ba? Kunwari, nagkasakit sila pareho, parang si Chris Aquino. Kaya ganito yung sinasabi dito, hindi ka na tender.
Uy, huwag mong padapuan niya ng... Hindi na, nung dadapuan kahit ang dumapo dyan, eh, sakit na nga eh. Hindi mo na hangaan. Ay, smooth na smooth ang kanyang parang persolana. Hindi ka na delicate. Take the millstones and grind mean. Uncover thy locks. Eh, mga mahilig magana dito. Hindi masama yung mga babaeng nag-ano, diba? Hindi masama yan. Konting pakyot. Diba? Ano masama? Minsan-minsan. Pero imagine nyo yung mga ganyan pag mayamang ka. Wala ka nang ginawa kundi arrangement ng buhok mo Monday, ganito. Tuesday, ganito. Diba? Alam, wala ka nang oras sa ibang bagay eh. Ganyan yung mga yan. Tapos yung mga kuko, yan, naasar ako dyan eh. Buti si mamean yun. Hindi kasi nga, asarin ko din yan eh. Naguhugas ka, tapos naano ka ng kuko mo. Eh, sa Lazada, yung mga murang nabibiling gano'n, no? Pan-design, kinakabit ganyan. Kaya gano'n din, Lunes, iba kulay. Tuesday, iba kulay. Tapos ang haba. So, yung sumpa sa kanila, yabang mo. Ganun ang equivalent ng kayabangan sa mga babae. Make bare the leg. Ano yun? Yun, wala ka nang... Ang ganda ng mga sapatos nyo, di ba? Pag naghirap kayo, pag naano kayo sa gera, tanggal, nakapaka na lang. Diba? Uncover the tie. Pass over the rivers. So, yung sabihin kasi niya, pag talagang... Ano tag doon? Pag na-capture kayo, nakikita nyo naman sa mga pelikula diyan, na-capture ka. Sa palagay mo, isasakay ka nun sa Pajero. So, hindi, maglakad ka. Sila yung nakakabayo, ikaw, inahatak ka. Tagal mo naman eh. Thy nakedness shall be uncovered. So ngayon, bastos-bastos mo. Pinapatikim-tikim mo yung mga ano. Yun, talagang hindi lang tikim gagawin sa'yo. Re-raping ka. Yea, thy shame shall be seen. I will take vengeance and I will not meet thee as a man. And then, bilisan ko lang, kaya dito tayo sa Babylon, napakayabang ito, saan daw siya nagtiwala? For thou was trusted in thy wickedness. Sino naman magtitiwala sa wickedness? Ibig sabihin, yeah, katulad na yun, bakit mayaman? Kasi magnanakaw. Ano, magnanakaw, mayroon akong pera. Sabihin, nagyayabang siya sa atin minsan, pero... Kaya naman sila parang successful dahil sa kalokohan ng kasinungalingan nila. Amen? Kaya sinasabi dito, pinoprophesy na ng Panginoon na Isaiah, meron din kayong panahon at kung alam niyo nangyari sa Babylon, yun yung ayaw natin mangyari sa atin, mapahiya. Mapahiya tayo bandang muli. Yaman mo dati, yabong magsalita, mayaman ka dyan, may sexy ka ngayon, mamaya, ginugulpi ka ng asawa mo, tingnan ko anong sexy mo, anong pagmamalaki mo, sige nga. Parang si Claudine, si kung sino naman yan. At si pati si Vice Pangit niya, parang may asawa na. Tingnan ko lang, sana yung panalangin ko dun. At yun naman mangyayari talaga dun. Di ako naiiniwala may magmamahal na matinong lalaki sa bakla. Kayo ba? Mababalita na natin isang araw yung pinatay. Hindi ako naman. Di ako. Sana, siguro. Sila-sila ng ano dyan eh. Hindi, parang matuto yung mga tao, di ba? Magtatanong, though hindi naman lang, hindi nababalita yan ng ABS-CBN. Kasi babalita yan ng GMA. At malalaman natin. Ano mangyaya, ando na ba? Ando na nga sila eh, di ba? Ano man yan. Mabalik tayo ngayon dito. So nakita niyo po ba yun yung Babylon? Parang ngayon, parang US yan ngayon, mayabang. O China. Napakayabang yan. Pinapakita yung kanilang display of power and then puro kalokohan. Yan, ginagaya sila ng ano yan, Korea, di ba, mga Asian. Yung mga Asian dati, napaka-conservative natin eh. Eh, umaman din yung Japan, ganun. Kung anong ginawa ng US, nakita nilang kalokohan ng US, kabastusan, sundan niya yung ano. Ganun din, ginaya yan ng Japan, and then, umaman ng Korea, ginaya ng Korea. Ganun lang yan. So, ang lesson sa atin, huwag kang gagaya doon. Sino dito ang gusto yumaman tapos galit sa iyo ang Diyos? Galit sa iyo ang Diyos pero sikat ka dito sa sanlibutan. Yung iba ganyan, yung ibang mga Kristiyano nagbabalak ng ganyan. Pag nanghina, di talaga nagtitiwala sa Diyos. Yung mga ganyan. Kaya natin pinag-aaralan to. Napakalungkot naman na makita ko isang araw ko natin, si Julia. Ngayon, active na active, di ba? Nakatapos lang, yumaman lang, magmamalaki na.
Amen. At ako, hindi ko mag-compromise sa inyo. Ibang pastor kasi medyo kinocompromise din yun. Sa halip na sabihan, ay wag, baka umalis eh. Ganun yung mga anong nakakaewan, bahala sila. Gusto ko nang makunti tayo kaysa mahaluan tayo ng ganun. Amen? Amen. Saglit lang ang buhay. Tutuloy na tayo dito, last. Ito medyo spiritual na kasi ito, baka maano kayo. Medyo basic. 1 John. Parang ito rin yung ating ano eh. Ito yung kanta niya eh. Okay, pakibasa, ready, go. And this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He heareth us. And if we know that He hear us, whatsoever we ask, we know that we have the petitions that He is asking. Okay, so yung... Anong pagpapala gusto nyo? Like tayo sa basic. Ang basic lang naman yung pera. Yun ang basic kasi ngayon halos nabili ng pera lahat. Hindi lahat, pero halos. Okay? So kaya very careful. Ngayon, kaya yung iba, wala nang consideration sa Diyos kasi ganun, parang nakukuha naman nila eh. Diba? Imagine mo yung ATS. Nakukuha ko naman yung gusto ko kahit hindi ako naniniwala sa Diyos. So tayo, na-influensyaan tayo niyan. Pag again, pag panood ka ng panood ng mga ganyan. Pero I'm here to tell you na isa yung sa mga pinaka talagang magbabagsak sa'yo. Okay? Pag nagtiwala ka na sa iba, for example, sa karir nyo, ngayon, may mili kayo, nag-iisip kayo, anong gagawin ko sa buhay? Mag-compromise ba ako? Mag-aasawa ako na rin ng ganyan? Na hindi dapat? Magtatrabaho ko sa anong lugar na hindi dapat? Anong company na hindi dapat? Pag ginawa mo yon, tapos ito matindi dito yung mga saklap dito talaga yung pagpapaalam sa pastor. No? So active member, imagine mo ba? Active yung member. Tapos alam niya na dapat yung alam niya na dapat na mali. Tapos ipapaalam pa sa'yo. So parang, ano ba ito? Yun ang masaklap. Eh doon din nagkakaalaman sa mga pastor kasi tinuro niya. Kunwari, ano ba yung mga hindi natin kalooban? Ngayon, mag-aasawa ka ng unbeliever. Pastor, mabait naman siya eh. Pag-pray niyo po kami na maligtas siya. At mag-aayos kami kasi nag-MU na kami, pastor. Sandali, di ba yung sinasabi natin huwag mong gagawin? Ano pa? Basta may trabaho ko, ano, linggo, may pasok. Pero malaki naman yung ano. Minsan-minsan naman wala. Alam mo na hindi ka loobo lang, papaalam mo pa. Ano nangyayari sa utak ng taong gano'n? Okay, gisip-isip muna tayo. Bago ko ano to. Ano nasa utak ng taong yung alam mong mali, gagawin mo, papaalam mo pa? Ha? Malayo sa Panginoon, pero kunwari, malapit, di ba? Something's very wrong pag ganun. Kaya ako, ngayon pa lang, dinil ko na yan sa utak ko, sa puso ko. Kaya nakita nyo naman, diretso ako magsalita, di ba? Kasi ayoko ng ganung problema eh. Na didibdibing ko yung isang bagay na gano'n. Eh, alam ko namang kalokohan yun. Sasakyan pa kita. Di lalakas din loob mo. Okay? Ano pa? Isa na lang. Ano yung mga kalokohan na alam nyo hindi na tama tapos ipapaalam nyo pa? Madalas. Alam niyang mali. Bigay na natin lahat. Hindi pa rin eh. Sabi ka na may trabaho, nasabi ka na, di ba? Sa pag-aaral. Mag-asawa na lang. Pastor, iwanan ko na siya kasi... Hinto ka na, hinto. Shut up. Okay. Walang dahilan para iwanan yung asawa mo. Amen? Amen.
Okay, mga, yeah, papa-abort ako, Pastor, kasi mukhang hindi ko na makusuportahan eh. Paano mo nasabi yun? Diba? Pastor, payagang pag-try nyo po na magpapa-abort ako, pero huwag akong ano, maapektuhan. Lahat na nag-iinom ng ganyan, may epekto yan. Kaya nga din tayo naniniwala sa pills, kahit sa ano pa yan, lahat ng pumipigil ng ganyan. Kung gusto mong huwag magkaanak, huwag kang lumandi, ganun yun. Pakasal ka, tapos pag nagpakasal ka, doon ka mag-iisip na yun, na saan ka magpaplano. Kasi alam mo mahirap, hindi madali. Okay? Ano pa? Yan, kaya ang last point natin, paano ka iiwas? Una, bakit pala? Sorry. Bakit ka dapat umiwas? Kaya ako mahaba introduction, kasi nga ganun ang problema talaga sa mga Kristiyano eh. Madaling bagay, simpleng bagay, magtatanong pa, kasi nagtitiwala ka na sarili mo, parang Babylon. Mayaman naman ako eh. Nabibili mo ba lahat ng bagay? Matulad niyan, magpapa-abort ako, magpapa-abort yung mga, alam mo yung mga career woman, ganun yan eh. Alam nila ang role nila sa bahay, supposedly, nanay, later, sooner or later, sila yung nanay, nag-aalaga sa mga bata, sa papa-abort mo ngayon. Hindi ganun yan, parang kanina, titigas yung puso mo, okay lang yan, isang bata lang naman yan eh. Pwede pa naman ako mag-anak later. Alam mo ba yon? Sigurado ka? Pag nag-inom-inom ka niyan, maapektuhan yung ano mo, yung sistema mo dyan, yung matris mo, kung ano man yan, hindi ako expert dyan, pero alam ko, naapektuhan yan. Hindi ko makakalimutan yung asawa ni, sino ba to? Tito Soto, ganun yung ano nila eh. Hindi ko alam bakit nila binawi eh. Malamang nasabihan nyo, pero yung testimony nila dati, naapektuhan sila dahil sa ganun, mga contraceptive. So ganun po yan, kaya nga nakakalungkot, pati mga Baptist daw ngayon, mahina na dyan sa ganyang usapin. Eh samantalang blessing yung anak. Amen? Amen. Dapat ha. So ba't tayo punta doon? Kasi nga, pag wala ka ng tiwala sa Diyos, kaya why? Bakit tayo dapat magtiwala sa Diyos at bakit tayo umiwas sa mga alam mo na kaya? Tanungin ka na, sige nga. Bakit? Bakit wala kang anak? Or sabi, tinanong ang ganun. Eh, nagpa-abort ka pala, naapektuhan. Paano mo sasagutin yun? Sige nga, di ba nakakahiya yun? Bakit walang nagkagusto sa'yo? Kunwari, hindi mo sasabihin na tamad ka or something dahil may pas kang masama. Hindi mo sasabihin yun eh. Sinungaling ka na naman. Obviously, mga bagay na nakakahiya, kaya nga dapat iniiwasan pa lang, ngayon pa lang. Amen. Hindi mo pa nagagawa, iniiwasan mo na by doing the will of God. At pero hindi mo nga gagawin niya kung hindi ka na nalangin sa Diyos. Kaya point natin dito, tingnan nyo dito sabi. Ano yung hindi mo gusto mangyari sa buhay mo? Para maghirap. Eh, yung paghihirap, talagang masama yan, ayaw natin niya. Pero, yung point dito is, ayaw mo magalit sa yung Diyos at pag nagalit sa yung Diyos, ano? Hindi kanya didinggin. Anak ka ng Diyos, itong mga anak ko, kaya minsan, makukulit eh, di ba? Eh, bata eh. Eh, minsan, hindi pinapansin ng nanay kasi nga, may ginagawa, ganyan. Naranasan nyo na ba yung kayo yung nangungulit? Ay, di ba, naliligaw ka, di ba? O kaya nangungulit ka kahit sa boss mo. Sabi mo sa boss mo, boss, pauta. Ay, ano nga sabi sa boss? Boss, yung sweldo ko. Tapos tahimik lang. Hindi mo alam kung sweldo. Ang hirap nun. Nay, kailangan ko na mag-enroll. Hindi ka pinapansin. Ngayon asawa mo, oh, gutom na ako, honey. Hindi ka naman nagbigay ng pampakain. Hindi ka talaga papansinin nun. Ngayon nangihingi ka ng ano. Nung college kami, inahabol namin yung mga professor kasi, ako, ba't ganun? Ngayon ba ganun ka rin? Kapirmahan nyo to. Pa-special na yung mga yun, no? Clearance. Eh, ganun talaga, sa tatabaho, ganun din. May mga approval din yan. Sino naaasal pag ganun? Eh, ganun talaga eh. Eh, paano pag Diyos ang tinatawagan mo, hindi ka pinapansin? Sige nga. May sakit ka na. Tatawag-tawag ka. Alam mo, hindi ka tapakinggan. Kaya isa sa ano ng pastor eh.
Minsan ganun, lalapitan mo, pastor, alam mo, itong taong to, tagal mo sinasabihan, tapos ngayon kalalapit, ngayon may problema ka ng matindi. Yan ang laging nakwento ni pastor, kaya isa sa, laging sinabi siya, ayoko magpastor eh. Makata kang tangang ewan eh. Ako niloloko ng mga tao. Ikaw kaya ako pinagpala, kasi kung ano sinabi sa Bible, ginawa mo, tapos yung ibang tao, makikisa kayo lang doon. Pastor, pag-pray mo ako minsan, hindi lang pag-pray, parang nagpaparinig pa. Parang problema mo yun kasi kailangan mo silang panalangin. Oo nga, papanalangin ko. Pero hindi naman ako nakipaglokohan din sa Diyos. Kaya hindi ko rin papanalangin kung alam kong tatama lang sa bubong. Walang avail yung aking panalangin kasi ginawa mo yung hindi mo dapat gawin. Diba? Magkakaroon ka ba ng confidence nun? Sige nga. Kaya yung dapat kinakatakutan natin, bakit di tayo... Dapat umiiwas tayo sa mga bagay na nakakahiya. Yun nga, yung pinaka-perfect example dun eh. Lagi siya sabi siya yung mga nagbebenta ng credit card, di ba? Kasi talaga nakakapundi na minsan eh. Nag-dag, sarap mga mag-mall. So yung mahabol sa'yo, sir, sir, ano ka na ba credit card? Bakit mo kailangan malaman? Yung tanong ko. Kasi baka wala ka pa kasi gusto kita magkaroon. Ito may libre pa. Kasi yung tabako ng ganun, inahabol mo lagi yung tao. Sabi nga siya, pag professional ka, ikaw yung inahabol. Ay, Kuya Jun, oh, kailangan ko may gumawa dito ng ano. Pwede ka ba? Ay, wala pa ako, yung mga next months. Next month, eh, pa-importante ka, di ba? Ganun nga, pag professional ka. Tsaka isa mga naano ko lagi sa church, yung ano, lagi na lang, ha? Kaya, si Pastor, anong papanalangin? Trabaho po. So, pay mo ako magkaroon ng trabaho. Tama naman, di ba? Kaso siguro naasar na rin to si Pastor. Kaya may kwento yung mga Pastor, sabi niya. O ano bang gusto mong tabaw? Kahit ano po. Marunong ka bang mag-ganyan? Hindi po. Marunong kang ganyan? Hindi po. Anong gusto mong tabaw? Kahit ano po. Ay ito meron dito ngayon. Baba naman sweldo niyan. Sakit sa ulo ng ewan. Bakit ba ako naging Pastor? Tapos ganun, panalangin. Ay, nako, maniwala kayo, lalo mga bata. Sana nakita niyo yung mga ganung taong, ano, nilalapitan. Tapos minsan, kahit gusto mong lumapit, ayaw na siyang pansinin. Nako, meron kami ganun din, may nambudol dito eh. May magaling din siya mamayan eh. Hindi na ako nagtatanong kasi pag tinanong, lalapitan ko talaga, entertain ko na naman eh. Kaya sabi ni mamayan, pag itong taong to na naman, ay, wala po, busy. Tapos, ang babay. Kasi nagsisino. Hindi naman nagsisino kaling. Ginagawa naman talaga ako eh. Ay, nako. Imagine nyo, sa Diyos ka ganun. Sige nga, nako, pambihira. Kaya naiintindihan ko iba, mga bubudo lang, naloloko na lang. Kasi parang wala na silang makitang pag-asa sa buhay nila. Ang tanong, paano ka nga nakarating sa ganun pagkakasitwasyon? Paano ka... na ang Diyos mismo, hindi ka na umaasa na didinggin ka. Di ba? Ito yun? Kaya why? Our prayers will not be heard. Yan ang sabi dyan. Yung kabaliktaran yan, ha? Pag ikaw, wala kang... Pag hindi mo... Pag ikaw yung nakagawa ka ng mga bagay na nakakahiya, at kinakahiya mismo ng Diyos, parang minsan yung mga lalala ko yung mga bakla ko na, anak mo bakla, paano yun? Hindi nga, pray ka sa Diyos, eh, sinong Diyos ang didinig sa'yo? Kung siya nga ang gumawa nun eh. Okay? Kaya naging bakla yung bakla, ang Diyos ang naggawa sa kanyo, parusa sa kanila yon. Tapos papanalangin mo, anong gaso panalangin mo? Tsaka medyo malala ka nung ganun anak mo. So hindi ka na rin mag-pray. Kaya number 3, sana matakot tayo sa ganitong sitwasyon. Amen? Huwag ka nang gumawa ng mga bagay ng kahiya-hiya. Kasi pag dumating ang Diyos mismo, ikakahiya ka. Niayaw ka ng painggan. Parang yun nga, si Budol Guy. Si sino man yun. Sana naligtas talaga. Pero, andyan ba si Pastor? Wala! Parang gano'n, di ba? Andyan ba si, ano? Kasi yung mga kwento-kwento pang gano'n, may nagkakaalaman. Meron po akong kaibigan. Actually, may kapatid nga akong mayaman eh. Eh, ba't ka sa akin naman? Di ba?
yung sitwasyon lagi eh. Meron ka palang kapatid na meron. Ewan ko dun, di ako pinapansin eh. Bakit di ka pinapansin? Hindi ko rin po alam eh. Sinungaling, alam mo yon. Baka ang dami mo na sobrang utang or something, or baka niloko mo rin. Ngayon, nakakahiya ba? Nakakahiya yun. Kapatid mo, iniiwasan ka. Malala na yun. Kaya number why our prayers would not be answered. Paano natin ngayon nakabaliktaran nun? So last, how to avoid this shameful situation na hindi ka pinapakinggan ng Diyos? Una, wala dito yung malinaw na point. Pero una, dahil anak ka ng Diyos. Yung iba kasi hindi anak ng Diyos na umihingi eh. Ba't kaya wala sumasagot? Totoo kaya ang Diyos? Hindi ka kasi anak ng Diyos eh. Ngayon, pag anak ka ng Diyos, tapos may ginagawa kang mali, ano sabi sa 1 John 1:9? 8 muna, 8. Dito pa rin sa 1 John. Ano sabi dyan sa 8? If we say we have no sin, we deceive ourselves and the truth. Okay, dyan muna. Pwede ba yung minin mo, pag nagkasala ka, minin mo na? Kasi alam din naman ng Diyos eh. Kaya yung sabi mo, anak mo, alam mong mali, ayaw pang umamin, hindi nakakabuisit lalo. Bakit nasira yung TV? Yung pala, nasaksak mo kung saan. Eh kung sabihin mo na yung totoo, baka alam ng tatay mo paano gagawa ng paraan yun. Ah, ganito lang yan eh, fuse lang yan eh. Hindi mo alam, nagsinungaling ka pa. Di ba? Eh sabi dyan, huwag ka na sinungaling. Kasi niloloko mo yung sarili mo, sabi mo wala kang mali, kitang-kita na eh. Tapos ang katotohanan, wala sa'yo, nako. Delikado yun, alam nyo ba ang sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. Baka magduda kami, ligtas ka ba talaga? Ba't ka magsisinungan yung lalo sa pasto, yung nakaka-bad trip eh. Eh alam na alam ko pa naman matutulungan kita. Gusto kita tulungan, sige sinungaling ka sa harap ko. Pasto, wala naman eh. Ay, hindi naman ngayon. Ah, ganun ba? Hindi, sige ako. Ano ko yun. Pero, sandali. Ah. Parang hindi nagmamatch yung kwento mo. Kahit yung maganda din sa, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins. Yun naman pala eh. And to cleanse us from all unrighteousness. Lahat ng unrighteousness, ba't di ka magtitiwala sa kanya niyan? Lilinisin ka, tutulungan ngayon. Kung may ginawa kang mali talaga, eh, mapaluin ka rin. Kaya nga sabi dyan, faithful and just eh. Ibig sabihin ng just, pata siya. Talagang pag may ginawa kang mali, kailangan mo yung parusahan. Yun yung sabihin niyan. Okay? Kaya balik tayo sa 5:14. And this is the confidence that we have in Him. Saan tayo dapat magtiwala? Paano natin maiiwasan yung mga ganyan? May tiwala ka ba sa Diyos? Kung ligtas ka, dapat alam na alam mo yan. Walang ibang paraan para maligtas. Kahit ang daming in-offer nyo, magpakabait ka, magpabaptize ka, magpaganyan ka. Alam mo ngayon kung ligtas ka, alam mo hindi tama yun. So kung totoo yun sa pinakapuntating bagay, sa kaligtasan, eh, ganun din, pag anak ka na ng Diyos, nagkamali ka, or medyo parang papunta ka na doon, di ba, nakikita mo na yun, ay, naku, nakakaya naman to, ayaw akong gawin to. Di ba, kaya minsan, ginagamit ko sa mga anak ko yan, again, isa nalalait ha. Kasi nakapag-aral ka, tapos, ewan kung totoo yun, parang sino ba yung patawang si Bonjing, sino yun? Jimmy Santos, sabi nagbabasura na lang daw sa US yun eh. Yun sabi, pero hindi ko alam kung big time basurero, pero still nagbabasura siya. So sabi, imagine mo yun, dati yaman-yaman nun. Nakakaya, o siyempre. Pero ang tanong, nagtiwala ka ba sa Diyos? Kung di ka nagtiwala, actually, kung di ka nagtitiwala sa Diyos ngayon, nakakahiya ka na eh, sa totoo lang. Yung mga atheists ngayon, yun yung pinaka-nakakahiyang tao sa buong mundo eh. Tapos magdadahilan pa yan. Diba? Naalala ko na yung meme. Naalala niyo yung meme? Sabi naman, yung nag-interview yung... So, do you believe in God? No. Bakit? Hindi ako naniniwala sa mga fairy tales. Yabang, diba?
Parang sinabi mga naniniwala sa Diyos, fairy tales daw. Eh, sa palagay mo, paano, saan ang galing ang mundo, sabi? Wala, out of nothing daw, nagkaroon ng mundo. Ha? Yun ang ano, fantasy, yun ang fairy tale. Yun ang, wala, kasi biglang nagkaroon. Tinignan niya ng masamang ganun, no? Nagtitiwala ka ba sa Diyos? Tanongin mo yung sarili mo ngayon. Pag hindi, alam mo, kahihiyan ang ano mo. Ganun lalo sa mga trabaho natin, pinapasok mo ito. Ang dami pwedeng pasokan trabaho, di ba? So, ang dami yan. Pwede kang mag-construction, pwede kang mag-food, service. Ganyan yan eh. Mamimili ka lang. Nagtitiwala ka ba sa Diyos? Yun ang tanong. Ay, sa Pilipinas, wala nang pag-asa dito. Ewan ko sa dahil yung dami na ganun eh. Ewan ko siguro talaga sinampulan ako eh. Para malaman natin. Siguro alam nyo siya kapasod ako ngayon. Ang dami nun. Pwede kong pangalanan sa inyo kahit lima. Na-abroad mas nun. Pagpay mo mag-abroad. Oh, gusto nyo? Puntahan natin dun. Gusto nyo. Hindi abroad lagi ang sagot sa problema natin. Amen? Lugar lang yun. Naiba lang yung lugar eh. Kung tamad ka dito, pumunta ka dun. Bigla kang sisipag. Kung hindi ka marunong dito, napunta ka kung saan. Kung wala yung blessing ng Diyos sa'yo dito, lumipat ka lang, bless ka lang ng Panginoon, sino niloko mo? And this is the confidence that we have in Him. Nasa Kanya dapat. Nakakuha niyo ba yan? Kung wala sa Kanyang confidence mo, tapos ka na. Siya ang makapangyarihan sa lahat, mabuti pa siya, mahal ka pa niya, wala kang tiwala sa Kanya. At kitang-kita mo yung action ng mga taong walang tiwala sa Diyos. Maniwala kayo. Huwag yung, paano naman malaman ni Pastor na hindi ako kitiwala? Hindi ko sabihin. Sabihin ko, nagitiwala ako sa Diyos. Kitang-kita yun sa action mo. Ibig sa inyo, yung mga natutunan nyo dapat ngayon, kaya natuwa ako kay Christian, yung panalangin niyang ganun, alam ko nakuha eh. Solid, amen? Amen. Yun lang katuwaan ko sa inyo eh. Kasi ngayon, isa, dalawang taon, maiipon nyo yan, yung knowledge nyo, yan ang pangarap ko sa inyo. Bagong pastor, yun ang walang ano dito eh, walang dayaan. Ang gusto ko niyan, lahat ng ina na binigay naman sa akin ng Panginoon ng pangunawa, may pasa ko sa inyo, gamitin nyo yun, pare-pare natin gamitin. And I believe di tayo makapahiya, kasi nakita ko na sa history yan. Yung iba ngayon, kahit mga Baptist na patay na, naghirap, alam ng Diyos ang success mo eh. Alam niya yun, kaya yung seminar natin sa history, yun lagi yung statement ko eh. Basta paano nalaman na yung Baptist yung ano eh. Nakarating sa atin yung Bible hanggang ngayon, sa tindi ng atake dyan, minamali nila, tapos mga scholar, kunwari, napakalalaki institution, pero andito pa rin ng Bible, paano nangyari yun? Hindi ginawa ng isang tao yun. Papatayin ka lang, kung ikaw naman, preserve ko ito, tago ko ito ha. Lagi ko sa, ano, sa baul, para hindi mawala. Natakang si Joseph Smith, ako, sa akin lang pinagkatiwala, ang tunay na, walang ganon. Ang Diyos ang kumilos sa kanila, nagtapat lang sila. I-preach mo yan. Maintindihan ngayon, yung mga isang mga Baptist, may mga nawawalang pure na doctrine. O ngayon, bumalik. O kasi andito eh. Hindi mo basta-basta yung pwedeng alisin. At itong mga gumagawa ng sarili ng Bible, wala pa rin. Banda ko rin, pag pinag-aralan, kinumpara mo yung tunay na Bible sa kanila, na-expose lalo, sinungaling pala ito eh. So, maniwala kayo, pag hindi kayo nagtitiwala sa Diyos, talo agad kayo. Eh, basta hindi ako magtiwala sa Diyos kasi hindi nagtitiwala naman sa Diyos. Pakita mo sa action mo. Amen? Pag hindi ka excited sa church, nagtitiwala ako sa Diyos. Loko-loko. Pag hindi ka excited sa church, nagtitiwala ka ba nun? Hindi ka nagbabasa, anong tinitiwalaan mo? Pag hindi ka nagbasa, parang sinasabi mo, hindi importante yan. Wala akong tiwala dyan, hindi ako magkakapera dyan. Yan ang laging ano mga lasing eh, no? Hindi ako kakapera dyan. Tanga mo talaga. Diyan nga nagkapera ako eh. Alam nyo ba yun? Lahat tayo. Ang mga prinsipyo ng Bible, nakalimutan ko lang yung verse sa Proverbs, pero basahin natin. Total. Over ano na ba ako? Ilang minutes na ako dyan.
habitation ata. Saan kasi yung ano lang nakakabisado ko yung idea eh. Proverbs. Ay, basa. Ready, go. In the house of the righteous is much treasure, but in the revenues of the wicked is trouble. Sino daw yung magkakaroon ng pera, ng treasure? Mga righteous. Eh, may kilalang politiko, loko-loko yun. May magkakataon din sa Diyos. Meron ding may isang araw, either sa lupa o sa impyerno na siya, kaparusahan. Maniwala kayo doon, yung sabi ng Bible, yung sabi ng Diyos. Huwag kayong mahanga sa kung sinong mayabang dyan, tapos hindi naman nakakilala sa Diyos. Amen? Lalo kayong mga bata, pag nag-college kayo, ganyan, ganyan na ganyan. Exactly kung ano sinasabi ko sa inyo, baka hindi kayo niniwala. Paano nalaman, pastor, yun? Eh, wala nang bago sa mundo. Amen? Sa ilalim ng araw. So, have your, yung last point natin, have your confidence and trust in the Lord. Yun, yun. Magtiwala ka pa siya, hindi ko naintindihan. Magtiwala ka nga sa kanya, ilalaw ba siya? Yun muna. Okay? Siya ay Diyos, makapangyarihan sa lahat, mahal ka niya. Okay? Pero justice siya. Ibig sabihin, hindi siya yung kukonsintihin ka. Amen? Hindi ka rin sobra yung parang iba na tawag dito, parang inabuso naman ng Diyos. Napakabuhitin ng Diyos, ina-expect ko, magpapala, kahit sira ulo ko. Huwag din naman ganun kasi hindi totoong Diyos yung kinikilala mo pag ganun. Let us have confidence in the Lord and His work. Amen? Amen. Basta alam mo, malinaw sa Bible, yun ang ano niya, yun ang work niya, magtiwala ka dun. At yung mga kahihiyan, mahihiya ka ba katulad niya? Kung na, preacher ka totoo ha? Minsan kaya tapusin natin dito. Mag-i-preach daw si Kuya Jun, kakayarin niya. Alam niyo bakit yung mga preacher pinaglololoko? Kasi nga, hindi nila naintindihan eh. Ikaw, naintindihan mo dapat na importante yung gagawin mo. Ang sinasabi salita ng Diyos, yun ang matutupad. Paniwalaan nila o hindi, matutupad. So, hindi ka dapat mahiya. Eh, basta hindi ko naiintindihan, walang nakaintindi lahat ng bagay. Tiwala ka lang sa Diyos. Amen? Amen. Let's pray. Panginoon, maraming salamat sa inyong mga salita again. Nawa ay dagdagan ng aming pananampalataya sa inyo, Panginoon. Nakita namin especially, nag-focus kami sa mga bagay na kahihiyan, Panginoon, minsan mahirap. Balik ang tiwala ng tao, ang tiwala niyo mismo sa amin. Huwag kayo mag-focus doon, move on. Nakita namin na sa inyong salita at sa inyong binigay na buhay sa amin, yes, may mga pagsubok pero may may path forward, Panginoon. May pwede kaming gawin after kami po'y mapahiya kung ano man yan, nagkasala. At kami po'y napahiya. I-pray na makita namin na kayo mabuti pala, especially sa mga anak ni Lord. We put our confidence in you, Panginoon. Positive na confidence and trust sa inyo. Hindi kami papikiin yan. Dahil alam niyo po lahat ng bagay, hindi po kayo makikipag-participate, Panginoon, sa mga pagkunwaring ginagawa ng marami, na even yung pangalan ninyong gawain ay ginagamit kasangkapat, Panginoon, sa kalokohan nila. So I pray na may lang pong malulati lagi at hahanapin namin yung kalooban, gagawin at mag-stay dito, Panginoon, sa panahon na kami nangihina. Ay tulungan niyo po kami, Lord. Maintindihan namin na nasa inyo ang kalakasan, really. Maintindihan lang namin kung paano i-apply to Lord. Tulungan niyo po yung mga medyo mahina, malaman din nila bakit mahina. Bakit kami mahina? Kasi mayroon kami pagkukulang. At wala kami dapat sisihin, kundi aming sarili. At pag naintindihan na namin po to Lord, moving forward, may lalo magtiwala sa inyo. At mga maliit na bagay, Panginoon, na nabanggit, na maging consistent, na church attendance, Bible reading, pray, fellowship, Panginoon, at even soul winning. Dito kami mag-focus, hindi ito boring again pag ginagawa nito ng tama. So, yun lang po, Lord. Again, hinahalibilin ko, Lord, ang bawat isa amin sa inyo. Gabayin niyo po ang bawat isa. Kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen.